araw mga kapuso, ay nagkaroon po ng operasyon ito pong Manila Police District sa isa po sa mga kulungan dyan po sa Manila Police District. Mm-hmm. At alam mo, parang wala naman dito, no? Nakarating na kay Chief PNP, kay General Eliazar, ito nga pong pag-uutos na regular na. Sipin mo, ginawa lang ng Manila Police District. Yung dahil nga sa natatanggap nila. Pauso, mga... parang ganun. Ang pinutos na po ngayon ni General Eliazar na inspeksyonin na po, regular na, upang maiwasan po yung pagpasok ng mga kontrabando. Ay, matrabaho ba yan? No, tanong natin kayo. Ewan no? Matrabaho natin, kasi sa initiative ng ito ng MPD, nadagdagan ang trabaho nila. At saka nakalampag din yung ibang mga pakaangkaan lang ng mga jail officer. Pero yun naman talaga yung purpose nila. Dapat diba? Lang. Well, mga kapuso, upang bigyan mo tayo ng karagdag informasyon para po malaman natin ano pa yung ano bang silbi nito. Hindi. Sige, tingnan natin para malinaw. Upang bigyan linaw po tayo sa mga informasyon ito, kasama ho natin mga kapuso sa kabilang linya ang pinuno po ng Public Information Office ng Manila Police District. Ang kaibigan natin, Paring Olan, ang El Capitan. Paring Olan eh. Oh. Dapat ito, Police Chef Inspector. Chef? Ay sabi, mahilig magluto. Ay, hindi lang Paring Olan mahilig, magaling pang magluto. Ayun. Mga kapuso, kasama natin sa kabilang linya si Police Captain Philippines, Philip Inez. Sir, magandang gabi po. Welcome po sa DCWB sa Presinto 594. Sir L.A., Sir Olan, isang mapagpalat kalmadong araw sa inyo. Ay, gabi na pala sa inyong dalawa. Yes, nakala po ng aming District Director, Brigadier General Leo Manao Francisco, ang aming Regional Director, Major General Vicente Dupa Danao Jr. Isang kalmadong gabi sa inyong dalawa. Yes, napakaganda ng pagbati nyo, kalmado. Magiging kalmado na rin po kami, sir, sa pamamaraan ng aming panayam sa inyo ngayong gabi. Sana hindi kami ma-high-blood dito, sir, ano? Unless, Paring Olan, matikman mo itong luto ni Captain Ines, baka ma-high-blood ka sa sarap. Yung request mo, Sir L.A., na nagawa ko na siya. Pakilaw mo kayo, Sir Olan. Sorry mga kapuso, nakakatuwa kasi, no? Sa dami nakakilala kong mga polis, Paring Olan, ito talaga, hapakasipag magluto. Pinagluluto niyo mga tao niya. Oo, talaga. Nag-request nga ako yung talong steak, Paring Olan. Talong? Steak po, nagawa sa talong. Ba? Ginawa. Ang problema, naubos ka agad. Hindi ko nakain. Ulitin natin yan. Ayun, ako mga kapuso. Yan, napakaganda. Parang sabi ko nga eh, yung dating itong Public Information Office ng MPD, naging restaurant na. Dahil sa napakasipag magluto nitong si Captain Nitz. Sir, eto po, mabalik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Nakalampag na po ang ating Chief PNP. Talagang ipinag-utos na po sa buong mga polis, sa mga istasyon sa buong Pilipinas, na gawin na regular ang pag-i-inspeksyon dito po sa mga kulungan. Sir, nitong nakalipas na araw, talagang lumabas po sa mga balita sa radyo at sa television, ito pong ginawa ninyo operasyon dyan po sa MPD Station 9. Sir, ano po yung nag-ugat dito? Saka bakit? And may mga na-recover ba mga kontrabando doon? Sir, initiative to ng ating ama, ng ating pamunuan, ng Manila Police District, Sir Francisco, na gawin nating regular itong pagrekita ng mga kulungan dito sa mga istasyon ng kapulisan ng Maynila. Kung saan nga ang plano talaga natin yan, sabi na ma-zero natin from contraband yung mga jail facilities natin dyan. Alam naman natin yan, di ba, napakahirap talaga gawin yan. Kasi sabi ko, hindi mo naman na kaila sa'yo sa rally, galing naman tayo ng kulungan, di ba? Nakikwento ko sa'yo yan before. Sir, sorry, nakulong kayo, sir? Di ba sabi ko sa'yo dati, di ba? Pinanganak ako sa kulungan, nagtrabaho ako sa kulungan, di ba? Oh. Dati tayo nagtrabaho dyan sa Bilibid. Sorry, sir, akala ko nakulong. Di, parang ulit to si sir, talagang nananalate sa pamilya daw nila, yung mga nagtatrabaho sa Bilibid. Totoo yun, sir, Leo. Totoo po yun. Okay, sir. So, dito pong nangyayaring operasyon na ito, ay ano po ba ito? May nagsumbong po ba sa inyo? No? May mga nakakapasok na kontrabando at napasok nyo po ito pong jail facility ng MPD Station 9, sir? Actually, hindi naman ganun, sir, Eli. Ang ginagawa lang talaga natin, nakatulad niya ng sabi ng ating district director, palagi tayo mag-iisip ng mga iba-ibang bagay kung paano natin magiging effective yung ating pag-i-implement ito. Doon pa lang sa jail facility natin, masabi natin na wala na tayo makuha mga kontraband dyan kasi nililipat yan sa jail, di ba? From the jail, nililipat yan sa National Penitentiary o yung sa Bilibid. Dito pa lang sa facilities ng mga istasyon natin, sabi nga natin, mawala na natin itong mga kontraband. Napakagandang start na ito para sa atin. Mm-hmm. Ito pong operasyon, sir, ano po yung mga na-recover na kontrabando ng MPD?
Iba-ibang mga kontrabando okay. doon. May mga kontrabando din kung tawagin natin, katulad yung mga play cards, may mga pera, mayroon tayo nakuha din mga sabu para paranalya. Mm-hmm. Kaya ngayon palagi natin na niririkisa. Kasi sabi nga natin, napakahirap talaga mapigilan yan. Kahit saan. Basta mayroon talagang human contact, napakahirap mapigilan yan. Sa tagal-tagal ko na rin naman na familiar sa kulungan, no? At ako'y naging prison guard ng mga ilang taon at lumaki ako sa kulungan. Alam ko talaga na yung mga bilanggo ay palagi nag-iisip ko paano may papasok na itong mga illegal items sa loob. Kaya nga tinitignan natin lahat ng mga ginagawa natin, nilalatag natin mga measures dyan kung paano pa natin na i-improve ba yan, may kutulangan ba, kailangan ba tayo mag-adjust. Tuloy-tuloy lang yan at nakita naman natin yung inisiyatibo ng ating pamunuan sa ilalim ng liderato ng aming punong taga-Timon na dito nag-start ka sa Maynila, nagagawin din sa ibang mga lugar. Sabi nga ng ama ng aming pamunuan na itutuloy-tuloy ito, mag-start tayo sa small jail facility. Pumunta ito ng city jail o kaya provincial jail hanggang umabot ito ng national penitentiary. Dito pa lang sa start ng kulungan nila, matanggal na natin itong mga contraband na ito, yung mga illegal items na ito. Tama yun, sir. Ano, dahil nga sa pagpalagi ginagawa yan, makakaihit, makakaisip din, na talaga, hindi, kaya mag-evolve yan eh. So, mm-hmm. mapipigilan na yan, bandang huli, no? Pag laging ginagawa yung ganyan. Mm-hmm. At, yes, sir. Opo. Totoo po, Sir Roland. Sabi ka natin, tuloy-tuloy lang natin gagawin ito. At kung meron man makakalusot, makukuha uli natin yan. Sabi nga, hindi magsasawa ang pamunuan ng manipulist. Para dyan. Oo nga. Sir, natutukin niyo po ba kung paano na ilulusot? Halimbawa, itong mga bara, itong pera, itong mga drug paraphernalia, mga illegal na droga. Ano to, may sabuatan ba sa mga nagbabantay na otoridad at mga nakakulong, sir, para maipasok itong mga kontrabandong ito? Lahat naman may posibilidad sa LA. No? Sabi ko kasi, basta meron tayong human contact, talagang magagawa ng paraan yan. At saka hindi natin matatawaran ang ingenuity ng mga nakakulong natin. Palagin tayo nag-iisip kung paano natin sila pipigilan na maipasok sa mga illegal items. Sila din naman ay nag-iisip kung paano nila malulusutan yung ating mga sentinel dyan o yung mga naka-assign natin yung mga jailer natin kung paano nila mapapalitan yan. Mm-hmm. Tinitignan din natin, baka naman na meron din sa buwatan ang nangyayari at yun ay hindi paihintulutan ang ating pamunuan. Ayun. Buti na lang, sir, open case sa ganun, ano, dahil yung iba, i-deny, di ba? Mm-hmm. Na may sa buwatan. Tinitignan po lahat natin yan. Sabi nga natin na pag mga ganyan po, bukas po tayo dyan. Kung meron po tayo dapat i-improve, i-improve natin. At kung may malalaman po tayo dyan na may sa buwatan, at sa tingin po talaga hindi kunsindihan ang aming pamunuan yan. Yes, sir. Kasi alam mo parang Olan, Sir Philip, ang yes, dami kasi mga insidente na nakocover din natin, mga tinatangkang ipasok yung mga illegal droga, minsan pinapasok sa siopaw, sa hamburger, minsan sa pagkain, minsan sa kung ano mang mga padala. Yun yung nagiging paraan. Isipin mo pa rin, Olan, ikay naparusahan na pansamantala sa pamagitan ng pagkukulong sa'yo, pero tila hindi pa rin nababagay, no? Parang ikaw gigil pa rin sa paggawa ng mga ipinagbabawal na bagay. Diba? At nakakalungkot lang ito na dapat itong kulungan na ito ay magsilbing parang lesson, diba? Magsilbing aral para magtanda ka. Pero ang nangyayari kasi, itila mas nagtitrigger pa dahil siguro malaki ang kitaan dyan. Kung ikaw ay makapagpapasok ng kontrabando, may nakikinabang, kaya nagpapatuloy pa rin at maganda naman, ay nakakalampag naman. Isa rin yan, sir, sa ano, no? Parang Louie, no? Yung overcrowding, yan. Overcrowded, no? Hindi mo na nakikita yung aktibidad sa loob dahil natatakpan na ng mga preso. Parang ganun, sir, di ba? Sir, si General Francisco Huba ng MPD ay meron na po bang mga direktiba o may mga ginagawa na pong hakbang para po maresulta? Ito pong overcrowding o yung sobra-sobrang congestion sa mga temporary facilities o yung detention facility ng ating mga police station dyan po sa lungsod ng Maynila, sir. Totoo po yun, Sir L.A., no? Palagi tinitignan ng ating district director, paano ba natin maiibtan yung kanilang nararanasan sa loob. Sabi nga natin, kahit nandiyan sila yung napasamantala na sa kustudiyan natin, hindi naman ibig sabihin ng pababayaan na natin yung kanilang sitwasyon. Magdadagdag tayo ng mga, kung meron pa tayong makukuha na additional na jail facilities, katulad dyan sa Sampaloc, meron tayo dyan sa Lacton, dalawa yung jail facilities natin dyan, para maiibtan yung pagsisikip ng mga bilanggo natin sa loob. Ginagawa natin yan. Kaya alam niyo naman, yung dito sa Maynila, talagang sa dami ng huli natin, hindi talaga natin maiwasan na talagang magsigit sila sa mga pihitan. Opo. Sir, tawag dito, nakakatulong ba ito pong pagbibigay o itong plea bargaining
para po maibsan yung congestion. At the same time, nakakatulong diba to para maging mabuting tao yung mga taong nabibigyan ng ganitong pribileyo. Hindi ko lang pribileyo ang tawag dito o pagkakataon na hindi makulong upang habang dinidirig yung kaso nila. Nakakatulong ba yun, sir, para mabawasan pa yung mga kasong nagaganap, lalo na po dyan sa Maynila? Dahil, alam niyo naman, sir, matagal ho kayo dyan sa Sampaloc, ang dami yung mga pasaway dyan. Yung iba po, talagang nakakalaya din kagad dahil sa plea bargaining. Malaking tulong ba yun, sir? Una-una, malaking tulong yung plea bargaining para madecongest natin yung ating mga pihitan. Kaya lang tinitingnan din natin ano ba yung mga nangyayari dyan. Kalimitan kasi, sabi natin, nalimitan din na nauuli natin yung mga lumabag din ulit, yung kumuha ng plea bargaining yun, nag-enjoy ng plea bargaining, di ba? Dapat matignan ang ating hukuman yan. Kasi sabi nga, tagal-tagal na rin natin dyan na sa early, di ba? Magugulat tayo, nahuli na, tapos ng plea bargaining, tapos mauhuli na naman uli, di ba? Yun ang medyo mga problema natin dyan, na paulit-ulit na lang na nahuhuli sila. Sana nga, sabi ko, kung nakapag-avail sila ng plea bargaining, ito yung pagkakataon na para magbagong buhay sila. Kasi napakahirap talaga ng mag-isang makulong, di ba? Sabi nga natin, lalo na kung talagang masisintensyahan ka, mahabang panahon ang igugugol mo sa loob ng pihitan. Mm-hmm. Sabi na, excuse me po, no, mga kapuso. Pinag-uusapan nga namin minsan na aking partner na si Olan Bola dahil dito sa presinto. Ano pa pag-uusapan natin? Kundi presinto. Usaping kwento sa presinto. Ano ba nangyayari sa loob ng presinto? Ang pinag-uusapan ho namin na Captain Ines, bago ka gumawa ng isang krimen, dapat pag-isipan mo na 10 beses kung itutuloy mo to o hindi. Dahil kapag nakita nyo, kami sir, pagka may mga istorya po tayo dyan sa Sampaloc Police Station, at kapag pinipresentan nyo po yung mga suspect, dyan pa lang po sa desk officer, talagang nalalanghap na po namin yung langhap sarap po. Dyan po sa mga kulungan, sir. Pasintabi po sa mga naghahapunan yan, hindi po kaya-aya yung amoy. Paano pa ho kapag minsan, sir, di ba nagkakahawaan pa ng sakit dyan? Kapag ito lalain yung sasamparing ka na sa Sampalo ko, na-address natin yan. Na-decongest nga natin yan. Meron tayo dalawang custodial facility. Buti naman po. Ito matatagpuan sa Lacton. Lacton PCP, at least naman dito sa main natin sa station. Ang ginagawa kasi natin dyan, talaga, kung mapapansin mo, bakit na-address natin yung congestion dyan sa Sampalo. Bukod doon sa dalawang jail facilities na yan, lahat ng mga bagong puli natin, parang nagiging quarantine area muna nila yung Lacton PCP na jail facility dyan. After nyan, pag tumagal yan, nakita natin na walang mga symptoms yan, dinadala natin yan sa main dito sa station na natin. Mm-hmm. At minimaintain natin yung cleanliness. Sabi nga natin, tuloy-tuloy yung tubig dyan, maligo sila dyan, bantutawa silang maligo dyan kasi alam naman natin na. Pag yan, nagkaroon ng hawa-hawa, maraming mga sakit na dumadapo sa kanila. At yun ang nagiging problema natin. At yung station commander namin dyan, si Sir Likud, palagi yan, metikuloso yan, palagi tinitignan yung ating jail. Mm-hmm. At yung ating pinasasabihan yung mga jailer na tignan maigi yung kondisyon ng ating mga nakakulong dyan. Mabuti naman po, sir, at sa Sampaloc ay nalinis na po yan kasi nung mga bata-bata pa ako nadadaan dyan, talagang medyo hindi ho kagandahan yung amoy. At sabi ko nga, sir, kung maganda kung maging malinis, pero karamihan po, sir, kung titignan natin ang realidad, hindi lang sa Maynila, sa iba pa mga presinto dito, lalo na sobra-sobra pa yung mga nahuli, talagang hindi ko kagandahan yung amoy doon. Kaya kung ikaw ay isang tao na gagawa ng isang kasalanan at mahuhuli ka, parang Olan, dalawa na pagpipiliin mo. Parang minsan isipin mo, malalaban ba ako? Mapapakulong na ako. sobrang ba ako malalaban din sa ilong amoy? Ayun na nga Ito yun, kasi talaga pagka sila, siksika na talaga. Alam mo naman yung amoy, katabi nga natin sa lingwahe nating tali dyan, amoy tao, di ba? Nagsisiksikan, tapos nagkakadikit-dikit na yung pawis nila. Iba na yung amoy, talagang ganun talaga. Tsaka yung sakit Totoo yun, Sir Roland, totoo yun. Doon sila nagkakahawa-hawa kasi nga sabi nga natin, wala na naman na tayong magawa. Pag sabi ko, sa palay ko, nababanggit nga sa kanila, di ba? Masigip na ang aming piitan, pero kung talagang gusto nyo sumukan, bukas ang aming mga palad, tatanggapin namin kayo dyan. Yung sakit na masakit, alam mo yung sakit na masakit? Ano yun? Anako, ewan ko. Pigsa. Ako, Diyos ko po. Yan po ang sitwasyon sa ating mga presinto, sa ating mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mm-hmm. Lalo na dito sa Metro Manila, talagang congested ating mga kulungan. Totoo yun. Sana ho, sir, magsilbing babala ho ito sa mga kapuso natin na kung gusto nyo makalaya ka agad habang nakakulong ka, huwag ka nang gumawa ng mga kung anik-anik dyan. At kung ikaw naman ay gagawa naman ng kalokohan, huwag mo nang tangkain dahil kung ikaw sabi mo parang Olan, ikaw ay banidoso. Nako, yari ka.
Eto, sir, maiba naman tayo, no? Ito pong nakarang araw, ang IATF po ay pinayagan na po, no? Yung paglabas ng mga kabataan, edad 5 taong gulang pataas na makapaglaro. At sa ilang mga aktibidad, pinapayagan na po lumabas yung mga bata, 5 years old pataas. Sa lungsod po ba ng Maynila, ano ho ba, may mga hakbangin na po pa yung gagawin dyan? Manguhuli ba kayo ng mga batang walang face mask? Eh sir, kasi pwede na ho raw lumabas eh. Actually, nakita naman natin yung gaya ng ATF natin. Sinabi ko ng mga panuntunan, pwede na silang lumabas, mag-exercise, tumala, basta hindi lang pumunta sa mga mall at nakakalipulan nito. Ang sa atin naman kasi dyan, hindi naman tayo nanguhuli ng mga walang face mask. Kundi ang ginagawa kasi natin dito yung proactive strategy. Kung saan, kung wala kang face mask, di ba? Binibigyan ka natin ng face mask. Mm-hmm. Kasi sabi natin na don't put more salt to the injured person. Alam natin, hirap na hirap na rin yung mga kababayan natin. Kasi huwag na natin pahirapan pa. Okay. Kaya nga, ganoon ang ginagawa natin mga sitihiya dyan. Sabi natin, welcome itong bagong guidelines ng ating ITF. Napakaganda. Sabi natin, matagal ng mga bata natin nakakulong sa mga bahay-bahay nila at nakakaawa na rin naman. Anong gobyerno itong mga kabataan? Kasi tagal pa rin ngayon, halos 2 taon? Magdalo. O isang taon ikinulong. Ito nga, Sir Ellen, meron kami nga project nitong next week. No? Mm-hmm. Pero kami, alam niyo naman yung mga kabataan dyan. Meron tayo niya tawag na child-based policy. Kutahan niya. In connection na rin dyan, as mabanggit ko na rin. No? Dahil nga sabi nga, mahilig tayo magluto. Ipagluluto natin yung mga batang lansangan dyan, yung mga batang pagpagas. At bibigyan natin sila ng libreng almusal. Wow. At sabi nga, hindi naman ito kalakihan. Alam naman natin hindi ito sapat. Pero at least ito ay paibisan yung kumakalam nila. Oo naman. Diba? Importante yun, sir. From the kusina ng Police Maynila at papunta sa kalye, lulutuin namin doon para sa kanila. Wow. Freshly cooked. Parang O kumbaga, mainit-init pa. O maganda kasi dito, Paring Olan. Ang dami kasi lalo sa Maynila, yung mga tumitira ko sa tabi-tabi, Paring Olan. Oh. Di ba? Yung iba naman dyan, kaya namamalimos, nangihingi ng pera, gumagawa ng mga mumunting hanap buhay, para kahit pa paano ay malampasan yung gutom, yung maghapon, makabili ng pagkain. So kahit pa paano, kung tutulong ang mga pulis na mabigyan sila ng umagaan o tanghalian o hapunan, malaking bagay parang Olan na sila makasurvive sa isang araw. So siguro sa mga susunod na araw, kami pa yung umaasa na mabibigyan nyo kami ng development dyan po sa kusina. Ano tawag dyan? Kusina. Ano, mabibigyan nyo kami ng lulutuin nyo. Bago na tayo pangalan dito, Terele, di ba? Dati ito kasi yung lutong 4. Ngayon, diba? Sir? Lutong Pulis Maynila. Yung gagawa natin, sabi nga natin, Sir Olan, no? Sabi natin, yun yung mga bata kasi yan yung next generation natin. So tanggalin natin yung negative na perception nila na nakakatakot yung mga pulis. Totoo yun, tama yun. Kaya sabi nga natin na gumagawa tayo ng iba-ibang mga bagay na ipakita natin na behind our uniform there's a man na tao kami. Kami yung ate, kuya nila na hindi sila dapat matakot. Na kami nag-exist para proteksyonan sila. At sabi nga namin, di ba, kaya namin sumalo ng bala para sa kanila. Yun yung mga bagay na dapat nila matandaan. At sabi nga natin, pulmahin natin yung kanilang pinubukasan. Minsan sa buhay nila may dumaang mamang pulis na Pulis Maynila. Sana lahat ng pulis kakaya mo, sir. Ano? Napakagaan kausap. No? At, madaling lumapit yung loob mo. No? Tama naman. Ano? Saka siguro, sir, sana sa susunod, sana hindi lang bata yung mga tikim na luto nyo. Sana kami rin po ni Olan Bol. Siyempre naman, sir. Kayo naman, pag napunta kayo dito, ipagluluto kayo ni Sir Olan dyan. Ang i-request nyo, basta mga lutong Pinoy lang. Alam nyo naman tayo, kung ano lang yung mga pangkusinang Pinoy lang. Wow. Pwede natin gutuin yan. Alright. Sir, maraming salamat po no, sa pagkakataong ipinagkaloob nyo po sa amin sa oras na ibinigay nyo po sa amin ngayong gabi. Sana po sa mga susunod na panahon ay makapanayan pa po namin kayo sa aming programang Presinto 594. Lalo na kapag may mga accomplishment po tayo dyan sa Manila Police District upang mabigyan po ng kaalaman at impormasyon ng ating mga kababayan. Partikular na po siya po sa mga lugar na inyo pong nasasakupan, sir. Magandang gabi po sa Captain Ines. Yan po, magandang gabi po. Muli po, sa ngalan po ng tatay ng aming pamunuan, Police Brigadier General Leo Manawag Francisco, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa inyo. Maraming salamat, sir. Ito, parang ulan nyo po napakinggan ang kalaban po ni Captain America, Captain Philippines. Hindi kasi pag pinagdictate mo yung pangalan niya, Philippines. Ines Philippines. Di ba? Kaya nga eh. Kaya okay din ano. Wag lang yung iba, no? Kasi minsan pinagdudugtong ang sama ng... Tulad ng... Si ano, yung... Pwede ko bang banggitin din? Sino? Baka mamatext na naman ako. Yung kakilala ko si... Yung pamilya Moran.